Check na natin ngayon mga boss kung alin ba yung mas malakas yung kuryente. Itong naka-side gap, itong nasa unahan, nasa kaliwa. Or itong stuck na spark plug natin. So, ito, ayan. Buksan na natin itong ating spark plug tester. So, pinatay ko yung ilaw para mas makita natin yung spark. So sa nag-request ng video mga boss tungkol sa spark plug side gapping eh. So ito na yung video mga boss, sakto-sakto. Dito lang ako sa bahay kasi naka-community quarantine tayo. And luckily dumating na yung aking spark plug tester before magkaroon ng lockdown. Okay. Syempre bago tayo mag-start, shout out muna tayo sa ating mga loyal viewers and subscribers, pati doon sa mga aspiring vloggers natin dyan. Please support nyo po yung ating mga aspiring vloggers. Okay, umpisa na natin ang ating shoutout. Erickson Haha, Remax Ferio, Mark Andrew Cervantes from Italy. Ay sir, ingat po kayo dyan sa Italy. At alam, balita namin, napakalala ng sitwasyon ng COVID dyan. Alfie Amdro Torrenueva, Angelito Ogahayon from Saudi, Stan Druan, Joseph Bendiville, Alberto Murillo, Blues Tots TV, Randall Solito. Ito si Randall Solito, napapanood ko to, nagba-vlog din to ng mga second hand cars. Sir Randall Solito, kamusta po? Waray TV, Haji Kawamoto, Pau Ocampo, Topax TV, Lloyd Jacinto, JR Antonio Vallejo from Iloilo, Jerry G Vlog, and Jan Aldrin Bas. Okay, mga boss, ingat po. And kamusta po kayo? Community quarantine po muna tayo. Tapos sa mga hindi pa nakasubscribe dyan mga boss, please click nyo po yung subscribe button. Click nyo rin po yung bell icon, then all notifications nyo po, para every meron akong bagong upload is manonotify po kayo. So ang gagamitin ko nga palang spark plug ngayong araw na to mga boss, spark plug lang muna ng motorcycle ha, kasi yun lang yung kakasya rito sa spark plug tester. Yung pang sasakyan kasi matataba, so hindi siya pumapasok. Okay, pero same lang naman yan, kahit na spark plug na motorcycle yung gagamitin ko, same principle naman ang ginagamit sa each spark plug mga boss. Hindi naman yan nagbabago, is either sasakyan man yan or motorcycle, pareho lang ang principle niyan. Okay, so ano ba yung tinatawag na spark plug side gapping? So ipapakita ko muna sa inyo itong stock natin na spark plug. Makikita nyo meron yung center electrode, yung kulay itim na yun na nasa gitna. Tapos ito naman nasa labas na to, yung naka-usli na yan, yan tinatawag nating negative electrode. So kapag sinabing spark plug side gapping mga boss, ang ginagawa, pinuputulan yung ating negative electrode. Konting-konti lang, either gumamit kayo ng lagare o kaya gagamit kayo ng grinder. Safest syempre lagare, pero matagal. Tsaka kailangan nakaipit sa bench vise itong ating spark plug habang nagsa-side gap kayo. So medyo mahirap. Tapos kapag naputulan nyo na yan, ito na ang magiging itsura nyan. Ayan, so naputulan na siya. Ayan, so ang tanong na karamihan, lumalakas nga ba ang kuryente kapag ka naka-side gap na ang isang spark plug kumpara sa hindi pa? Actually mga boss, ang sagot ko lang naman dyan is hindi po siya lumalakas. Kasi ang spark plug natin, so pareho ito ha. Pareho to, bumili ako ng dalawang spark plug na may magkaparehong code. Pareho silang Denso U22FSR-U. Ang difference lang isa is yung stock, tapos yung isa is naka-side gap. Hindi siya lumalakas mga boss. Parang ganito lang ang pinaka-basic explanation ko pagdating sa ganyan. Much better na tatawagin natin yung, or sasabihin natin na yung apoy is mas naka-expose sa air and fuel mixture. So halimbawa, sa isang enclosed, ang cylinder kasi natin, di ba? Ang cylinder ng ating mga makina is enclosed yan eh. Enclosed na space yan. Na doon pumapasok yung ating air and fuel mixture. So halimbawa, ito ang ating spark plug hole. Ito yung ating cylinder. Tapos ito ngayon yung ating spark plug. Ayan, nakapasok siyang ganyan. So kapag naka-side gap yung ating spark plug, mas exposed siya doon sa air and fuel mixture. So yung mas madali or mas malaki yung possibility na mag-ignite agad yung ating air and fuel mixture kumpara kapag ka nakatago yung ating spark. Kasi manggagaling ang spark syempre sa pagitan nung negative electrode and din yung center electrode. So ngayon kung nakalabas siya dahil sa side gapping, mas prone
or mas mabilis na magkakaroon ng combustion, o yung tinatawag natin na complete combustion. So, isang example ko na lang dyan, ganito mga boss. For example, dalawang tao kayo na nasa loob ng iisang kwarto tapos may aircon. Ang temperature ng aircon is nakaset sa 20 degrees Celsius. Ikaw, nakatapat ka sa aircon, yung kasama mo nasa side, medyo nakalihis siya o hindi siya nakatapat doon sa aircon. Bakit ikaw masyado kang giniginaw, bakit siya hindi? Simple explanation dyan. Ikaw kasi direkta kang tinatamaan ng lamig na galing sa aircon. Siya kasi, ang tumatama na lang sa kanya is yung hangin na lang na nagpapaikot-ikot doon sa loob ng kwarto. Pero ikaw kasi, paglabas pa lang nung malamig na hangin doon sa aircon, sapul na sapul ka na kagad. Salo mo agad yung lamig. Parang ganun din sa apoy. Ganun din sa spark plug, sa air and fuel mixture. So, mas nakalabas yung apoy, mas mabilis mag-ignite yung air and fuel mixture. So, kapag mas nakatago siya, hihintayin pa siguro na yung air and fuel mixture is, syempre, nagpapaikot-ikot siya sa loob ng combustion chamber. So, once na madikit na siya doon or madampian na niya yung apoy, doon na siya mag-iignite. Okay, hindi katulad na kapag mismong nakalabas yung apoy or yung spark, mag-iignite agad yung ating air and fuel mixture. Magkakaroon ngayon na complete combustion. So yung complete combustion mga boss ang laging ini-aim diyan para mas mag-gain ng power. Okay, so kapag nagkaroon ng complete combustion, additional power 'yon para sa makina natin. Kapag ka hindi nagkaroon ng complete combustion, maraming side effect 'yan. Unang-una, pag mayroong incomplete combustion, syempre power loss. Next thing, power loss, tapos yung carbon build up. Lahat ng air, lahat ng fuel na unburned is nagiging carbon. It's either magbi-build up siya doon sa loob ng combustion chamber, magiging carbon deposits, o kaya ilalabas siya sa tambucho, and as a result, black emission. Okay, ano pa? Fuel economy, sacrificed. Syempre nare-reach mo yung complete combustion, makakita mo aggressive yung makina mo, di ba? So ikaw, dahan-dahan ka sa pag-apak sa cylinder o sa accelerator. Pero kapag ramdam mo na para ang hina humatak ng iyong makina, kasi hindi nga niya nare-reach yung complete combustion, ikaw ngayon mas prone kang umapak. Mas malaki yung acceleration mo ngayon dun sa inyong sasakyan, di ba? Check na natin ngayon mga boss kung alin ba yung mas malakas yung kuryente. Itong naka-side gap, itong nasa unahan, nasa kaliwa, or itong stock na spark plug natin. So ito, ayan, buksan na natin itong ating spark plug tester. So pinatay ko yung ilaw para mas makita natin yung spark. Ayan. So makikita natin dito sa kanan itong spark plug natin at itong stock. So mas maraming pinanggagalingan yung spark. Itong isa naman, so sa kabila, medyo nag-focus sa isa, so nag-create siya ng mas matabang spark, diba? Pero kung titingnan, halos pareho lang din naman ang spark nila. Tignan niyo sa side. Pareho lang din naman yung taba at kulay ng spark nila. Ayan. Ang advantage lang nitong ating stock, mas maraming spark siya. Oh. Tignan niyo, kumpara dito sa isa, na nag-focus sa isang linya lang. Nagkakaroon ng konti, paunti-unti dun sa iba, pero maninipis naman compared dito na makakapal. Ayan. Yeah, so nakita natin halos wala namang pinagkaiba pagdating sa spark mga boss, 'di ba? So parang mas sa nakikita ko mas advantage pa nga to kasi mas maraming spark itong stock. Ang advantage lang nito, mas naka-expose kasi yung spark niya doon nga sa air and fuel mixture. Tapos mga boss, para hindi na tayo mahirapan kasi may binibenta naman in the market na spark plug na naka-side gap na. Yun nga lang mas mahal sila compared sa stock spark plug. Tapos i-modify mo lang. Ito yung tinatawag natin tulad nito. May binili ako double electrode na naka-side gap. Mapapansin nyo nasa side yung kanyang negative electrode tapos naka-double electrode siya. Ang bili ko rito, 80 pesos pang motorcycle. Itong isang to, pang motorcycle din, pero 120 pesos, diba? So, 40 pesos lang yung difference. Sa mga sasakyan, meron din na naka-side gap na nito. Yung Bosch Super 4, apat naman ang electrode noon kumpara dito dalawa. So, titingnan natin mga boss kung ano ba yung mas magandang mag-spark naman. Itong double electrode na to na naka-side gap po, itong minodify natin. So, tanggalin natin itong stock. Ayan. Ayan. Makikita nyo, itong naka-double side gap na electrode natin talagang anlakas ng spark niya tapos ang dami pa. Tapos dalawang electrode yung pinanggagalingan ng spark. Kumpara dito sa naka-modify lang, itong isa,
Mas konti yung spark, medyo mas manipis. Ayan. Kayo yung mag-compare mga boss, didiliman natin. Ayan. Mapapansin nyo, mas malakas yung spark nitong isa. Itong isa nasa kanan natin. So, sa nabigay ko example sa inyo sa mga spark plugs, since 80 pesos ang gantong ordinary spark plug, tapos i-modify mo pa. Yung mga naka-side gap, wala pa akong nabibiling naka-side gap na pang kotse para may idea sana ako sa presyo. Pero try nyo mag-research sa internet mga boss kung ang mga naka-side gap na spark plugs, yung mga double electrode, o kaya may mga nabibiling mga 4 electrodes, yung Bosch Super 4, try nyo kung magkano yun. Kundi ako nagkakamali, nasa 800 pesos yata kasi ang ordinary spark plugs nasa 120 pesos. Times 4 is 480. Tapos yung mga Super 4 naman nasa 800 pesos. Mas mahal nga sila. Diba? Almost times 2 yung presyo. Pero kung gusto nyo naman na hindi na kayo mahihirapan sa pag-modify ng spark plug, tapos kagandahan pa niya 4 yung kanyang electrode, much better kung yun yung gagamitin nyo. Basta make sure lang ha, kasi may mga ano nga pala mga boss, may mga makina nga pala na long tip. Pag sinabing long tip, yung center electrode nila mahaba. Kadalasan yan ginagamit sa mga Toyota 4K. Yan kagaya yan ang nasa picture. So, wala pa ako nakikitang long tip na naka side gap tapos naka ano, naka double electrode or 4 electrodes, okay? So, tingnan nyo na lang mga boss kung may mahanap kayong ganun. So, sana ngayong araw na to mga boss, meron kayo natutunan sa video natin. And pag natapos tong community quarantine, baka subukan kong magkabit ng ordinary spark plug tsaka ng isang 4 electrode spark plug sa isang kotse para mas makita natin yung kaibahan. Kakabitan natin ng mga testers yun. Okay, abangan nyo mga boss, hindi matapos ng ating quarantine. Maraming salamat po sa inyong panonood at kita-kita tayo sa susunod ko pang videos.